As of 4 in the morning ay nasa 740 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon itong si Typhoon Fabian at meron na itong lakas na hangin na 130 kilometers per hour near the center, may bugso hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos ito west-southwest at may kabagalan 10 kilometers per hour. Si Bagyong Sempaka naman, ito international name, nasa labas pa rin ito ng PAR sa southern China, more than 1,000 kilometers away from Batanes, at mabagal pa rin ang pagkilos. Itong dalawang weather disturbances ang nag-i-enhance ng habagat or southwest monsoon sa ating bansa. At pinaka-apektado ang Luzon at western Visayas. Within the next 24 hours or bukas ng madaling araw, nasa 555 kilometers away na lamang itong si Bagyong Fabian mula sa Batanes. Mananatili pa rin ito as a typhoon. Pagsapit naman ng Friday ng madaling araw, mas malapit na ito ng bahagya, around 445 kilometers northeast of Itbayat. So nandun po yung chance na magkaroon ng bugso ng hangin, maramdaman dito sa may Batanes and Babuyan Islands. Mananatili pa rin po ito as a typhoon pagsapit po ng Sabado ng madaling araw at malapit na itong lumabas ng ating area of responsibility. By Saturday early morning, nakalampas na ito sa Southern Islands of Japan. And from Saturday up until Sunday, pinakamalapit ito sa northern coast of Taiwan, patungo na ito dito sa may parting eastern China at nasa layo na itong 680 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. And ito rin yung time kung saan patuloy na itong hihina. Mababa po yung chance na magkaroon tayo ng heavy rainfall na tuloy-tuloy sa ating bansa. Pero inuulit natin, magkakaroon tayo ng monsoon rains. So in general, pabugso-bugsong mahina hanggang katamtamang ulan, may times na lumalakas kapag mayroong mga thunderstorm. Dahil po sa habagat na pinalalakas ni Fabian at ni Sempaka, asahan pa rin ang monsoon rains in the next 24 hours sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, gayon din sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Batanes and Babuyan Islands, at sa Northern Palawan kabilang ang Calamian Islands. Dahil po sa habagat, meron pa rin tayong gale warning or babala ng mataas na alon. Ito ay sa bibayin po ng Batanes, Northern Coast of Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, gayon din sa Western Coast of Occidental Mindoro including Lubang Island, at Western Coast of Palawan kabilang na ang Kalayaan Island. Take note po hanggang 4.5 meters or halos dalawang palapag ng gusali ang taas ng mga alon doon. Kaya pagbabawalan muna yung small sea vessels, lalo na po yung mga nangingisda. E naasahan din natin yung gale warning hanggang sa weekend. So possible na magkaroon na rin ng matataas na alon somewhere dito sa may eastern seaboard of Luzon, sa natitira pang western seaboard ng Luzon din. Generally westward po or pakaliwa ang paggalaw nitong si Bagyong Fabian hanggang sa Friday. Then inuulit natin, possible hanggang signal number 1 ang itaas dito sa Batanes and Babuyan Islands. But not necessarily naman po na magla-landfall doon. Makakaranas lamang sila ng mga bugso ng hangin at kasabay niyan yung matataas nga ng mga pag-alon. Kaya pinapayuhan natin sila na mag-monitor ng ating tropical cyclone bulletins. By Saturday, possible na maglandfall or malapit dito sa may northern Taiwan itong si Bagyong Fabian. At ito rin yung time kung saan lalabas ito ng PAR. So mananatili pa rin po siya sa loob ng ating bansa sa susunod na tatlong araw. Maaari pong mag-reach sa peak intensity of 155 kilometers per hour itong si Bagyong Fabian by tomorrow, araw ng Webes. At gradual weakening, possible po by Saturday, habang malapit ito sa Taiwan. Then by Sunday, kung saan papatungo ito sa may mainland China, ay magiging mabilis yung paghina nito. Pinapayuhan yung ating mga kababayan na vulnerable sa mga risk. Like for example, yung mga nasa bulubunduking lugar, mag-ingat po sa mga possible na landslides. Then sa mga mabababang lugar, possible din po yung mga pag-apaw or pagbaha. At dun sa malapit po sa ilog, maaaring umapaw yung mga tubig doon at mag-cause din po ng mga river flooding. Kaya mag-ingat po at pinapayuhan natin sila na mag-antabay sa ating mga heavy rainfall warnings, thunderstorm advisory at rainfall advisory. Mag-coordinate lamang po sa ating local, PAGASA regional services divisions. Para naman sa biging weather ngayong araw, inuulit natin, for the whole of Luzon, makulimlim pa rin na panahon at meron tayong mga minsang malakas na ulan,
monsoon rains po or habagat, mahala habagat na ulan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Region, ganyan din sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, at maging dito rin po sa Occidental Mindoro at Northern Palawan kabilang ang Calamian Islands. Yung temperatures natin po hindi rin kataasan given na cloudy tayo. And sa Metro Manila hanggang 28 degrees Celsius lamang, for Tagaytay hanggang 27 degrees, Baguio hanggang 20 degrees Celsius. Ngayong araw po, dito sa may Visayas, mostly western portion or Panay Island, Guimaras, and Negros Occidental ang magkakaroon ng maulang panahon at possible yung magdulot ng mga pagbaha or landslides. For the rest of Visayas, ganyan din ang Mindanao, actually magiging partly sunny tayo sa umaga, then sasamahan ito ng medyo mainit na tanghali, lalo na dito sa may parting eastern part of Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, ganun din po. And maging dito sa may eastern Visayas hanggang 33 degrees Celsius. Then sasamahan ito ng mga pag-ulan, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, ito ay dulot lamang ng localized thunderstorms, bahagya na rin epekto ng habagat. For Metro Manila, aasahan pa rin natin hanggang sa weekend ang maulang panahon. So kung lalabas po ng bahay, magdala ng payong, hindi pa rin pinapayuhan yung mga outdoor activities, lalo na yung mga pagbabike, madulas po ang daan natin. Yung temperatures natin, maring umakyat lamang sa 28 degrees for the next 2 more days. Sa Baguio City, hindi rin po pinapayuhan pa sa ngayon ang mamasyal dahil sa maulang panahon at delikado yung ating mga kabundukan doon sa along the way. Yung temperatures natin naglalaro from 16 hanggang 20 degrees sa Thursday hanggang 22 degrees naman for Friday and Saturday. Sa Legazpi City at maging sa Bicol Region, by Thursday and Friday, asahan pa rin po ang medyo makulimlim na panahon. Nagpapakita naman si Haring Araw pero mas madalas yung mga pag-ulan natin, light to moderate with at times heavy rains. At pagsapit naman ng weekend, mas bubuti na yung panahon dahil sa bahagyang paghina ng habagat. Sa ating mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, Thursday hanggang sa weekend, partly cloudy to cloudy skies tayo. At asahan din natin yung maaraw na panahon, mainit na tanghali, at sa hapon, possible yung mga localized thunderstorms. Panguli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, maaraw din na panahon for most of Thursday and Friday. At magkakaroon din tayo ng mainit na tanghali hanggang 33 degrees Celsius, more so pagsapit po ng weekend hanggang 34 degrees. Then possible din yung mga localized thunderstorms or dagliang pag-ulan sa gabi hanggang sa madaling araw. Si Haring Araw po ay sumikat 5:37 ng umaga dito sa Metro Manila at lulubog ito 6:28 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ang next update natin ay mamayang alas 11 ng umaga. Ako si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA ang magandang solusyon.